Jay. And remember, it's now Arvs using the Louis. Best pick to ni Arvs eh. Yeah, and nakialala ko to actually sa Open Qualifiers pa lang. Nilalabas niya na ang Louis na to. One of the more impressive Louis players in the Open Qualifiers. Pero bago magbakbakan ang Game 1 ng ate, actually Game 2 na pala, let's just remind everyone that MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. Yeah, and yes, tama ka. Yung Open Qualifiers, nakita natin yun si Arvs. And kapag may laban sila ng LPE, lagi itong binaban. And look at the damage. Oh no, Dlar, mukhang babagsak siya dito. But he will be able to survive for just a little bit. Pero hindi pa matangke ang damage na nanggagaling sa LPE. And yeah, this is the problem. If hindi pa ganun ka-late game for the thumbs. Oo, kayang-kaya ni Dlar for sure yung mga ganong movements, kaya niya mga outplay. But again, we're mentioning na yung Louyi at level 1, parang Valir to eh, may stack yung first skill niya. So, pwede kang mag-spam ng mag-spam. And ang nakondilema kapag nag-4 yan, pag nauntog ka, hindi kayo pwede magtabi-tabi kung on kayo. So ngayon, same yung lineup sa Onyx, pero better kasi yung response ngayon sa LPE eh. May setup sila tapos may burst damage naman sila this time. And Dlar, again, nahanap na naman siya ng LPE and Onyx seems to be lost for words kung titignan ang nangyayari kay Dlar dito. Hindi pa available ang Quaternant Inferno and hindi siya makasurvive sa mga ganong klaseng 2v1. Yeah, talagang ang ganda ng pasok ni na Aspect dito and this is probably now a dead lane para kay Dlar. I think umi dalawang wagon ang nawala kay Dlar dito. Buti na lang nakuha niya yung isa dito. But this is a great start para kay Ryota. Mauna siya mag-level 4 dito. Level 3 pa lang si Dlar. So ngayon, mapipwersa si Dlar mag-stay sa lane habang nagta-turtle na ang LP. Maagawan kaya sali dito na agaw ni Hate ang turtle at mukhang tutuloy pa nga laban. Tempest of Blades dito para mag-delay ng oras at mukhang babagsak na nga ang Esmeralda dito at nagkakadikit-dikit na. This is the Lumoji effect, the Yin Yangs at nagkakasuntukan at nakikita na naman and that's the shield killing him alive at tuloy-tuloy pa nga pero finally babagsak na with the Mountain and Inferno. Buhay na buhay and Dlar is back in this game. Oh my! Sobrang perfect nung clash na yun for both of the teams. Perfect setup for the Louyi. But unfortunately, ang masasabi ko talaga, lugi pa rin ang Esmeralda kapag nag-level 4 ang isang Thams. And man, Jay mula doon sa likod. 50-50 ang nangyaring laban na yun. Pero actually, nabalik ng Onyx yung momentum na gusto nila. Again, this is Jay on this Angela. Lagi na lang merong mga clutch movements. Yun yung mga surprise na hindi mo gusto kung taga-LPE ka. Yung surprise, may Angela ako. Heart guard, protektado ang puso. At ito na nga, pinapasok na naman. At Tempest of Blades, ang tinawag dito, Aspect, mukhang babagsak na yun. Just a hardly going down. Napakabilis ng damage na nanggagaling dito kay Hate. Oh my! Sobrang unfortunate nun kay Aspect. Gusto niya lang sana mag-poke doon at mag-try ng steal ng orange. Pero you won't do that kasi again, merong global presence ang Onyx eh. And dapat lagi kang fully aware na hindi ka pwedeng mag-take ng mga poke fights, ng mga ganks, as long na buhay itong Angela na to. Oh my, that's the stun landing. Yan niya, overturn, hindi tatama, pero hindi pala magiging sapat. And that's a free kill in the mid lane, pero may gante si Dlar. Level 7 ngayon, parang hindi siya nalugi kanina. Yeah, ganun niya kakabisado itong Thams na to. And the LPE, I think what they're trying to do is just poke. Pero sa poke nila kasi, may part na nanggigigil sila na, teka, baka mapatay kasi natin. Baka mapatumba natin. Again, ang hirap. Bakit? Una, Umi, meron kang global presence ng Angela. Meron ka pang Ling na mabilis din mag-response. So, ang taas ngayon ng response rate ng Onyx. Ano lang ang meron ng LPE? Meron lang sila ditong TP na nagmumula sa diversion ni Arv. So ngayon, mauuna talaga ang Onyx. Oh no, that's a great Louyi combo here. Pero ang turtle ay mapupunta pa rin sa kamay ng mga Onyx. And Aspect, mukhang naagawan. Hindi, actually, na-secure ni Aspect ang orange buff niya. Kailangan dito ng LPE maging disiplinado sa pag-una, pag-fake ng kanilang diversion at pangalawa sa pag-poke nila. Again, pwede nilang evade dito yung ultimate ni Jay. Rotation on the backside. Massive combo from the Louyi. But Arvs, nahuli siya dito ni Hate. At nandun na rin sa likod si Alice. Tempest of Blades, hindi tatama dito kay Arvs. Buhay na buhay pa rin. At dun sa backside, nakapatay na pala ang Harley dito. Beemo, very low on HP. Ooh! And Iacto, bitin na bitin. Hindi sapat ang kulang. At mukhang si Aspect na ang sunod. Makakapag
Layo pang hanang konti pero Love Waves ang tatapos dito. Jake the Dog still alive. 1v1 against Jay pero BMI to the exit. And that's a fight. I don't know. 1-for-1 ata ang trade na yon. 1-for-1 pero ibibigay ko yung trade na yon kahit papano sa LPE kasi nakikita natin sila na nakakahinga. This is the same lineup nung Onyx nung game number 1 pero better kasi yung mga kits ngayon ng LPE. Ang gandang pang-disrupt nung vacuum ni Arbs at siya yung nag-start nung laban na yon. To the point na nagulat yung Onyx, napilitan actually yung Onyx na lumaban doon sa team fight na yon. Usually Onyx yung nagsisimula eh. So with this LPE, kailangan lang nila again good positioning and good setup mula kay Arbs and pangalawa mukha rin mula din kay Bimo. Oh no, Lord, that's the deadly magic coming in pero hindi siya mamamatay dito. Counter and Inferno already burnt and natatawa ako man din, sabi mo kanina poke lang pero ito si Aspect pag pumasok hindi poke eh, sapok. Oo, sasapokin niya talaga eh. Pero ito ang nasapok. Oh no, Jake the Dog. And dito mo makikita yung report ng Onyx eh. Kasi after nilang may nakita na nag-poke dito ang side ng LPE, may magre-report sa Onyx o nandito sila sa baba. Sugod tayo ngayon. May Angela si Jay. And nako, wala ka nang kailangan gawin kung ikaw ang LPE. Kailangan mo mag-punk. Kasi okay, pwede kang mag-gank. And hate, trying to find something here, Ryota. Tumatakbo pero mukhang lalaban na lang dahil no choice na. Tempest of Blades is called and Esmeralda falls down. This is the Turtle getting set up by Onyx. Simula ng LPE. Already 3/4 HP but this is a 4v5 scenario. Damang sa numero ang Onyx dito. And I feel like LPE, they have to respect this pero lalabanan ata. Si Arts wala nang takas dito as looking at this Thams ang magiging style niya bago sa pagkamatay. At tuloy-tuloy na nga dito ang Alice pero tigil muna tayo. Stop time! Kamusta naman dito, Manjin? Wow! Man, ang masasabi ko lang, sobrang daming, kumbaga sa basketball, turnovers para dito sa side ng LPE. Sobrang daming crucial pick-offs na dapat sana hindi nangyari kasi nabibigyan ng space bigla yung Onyx PH. Remember, if you're up... Huwag masyadong mandigil sa Angela, mga Lodi. Jake the Dog, though, already 1/4 HP. Magbibimay muna palayo at buhay-buhay pa pala ang maintain turret as Onyx is trying to push it down. Dar on the backside. Inaabangan na dito si Aspect. Pero habang nangyayari yon, again, the power of misdirection. Yeah. Nasa mid sila, pero may nagtuturtle pala. May nagtuturtle pala like si Dlar. And again, sobrang kabisado nito yung Thams. Your LPE, they need to be patient. Yun lang masasabi ko dito, kaibigang Umi. Kasi ang daming mga parts ng laban na nabait sila dito. First things first, una, kailangan din nila dito ng anti-regen. Because they're up against sa Thams and Alice. So hindi talaga nila mababurst kagad. Oh no, deadly magic mukhang mababurst na dito si Dar. Pero Counter and Inferno, bibilan siya ng mga ilang segundo. Ngunit hindi yun magiging sapat para bilhin ang kanyang buhay. Dito sa top side though, may dalawang members ang Onyx at libreng Torre na ata. I think ang pwedeng gawin talaga dito ng LPE is first, get a pick-off and probably use the diversion to defend. To defend or just go somewhere else. Pero look at that, even Kyrie can burst down someone. Full combo. Grabe. Coming in from the yin-yang overturn. Sobrang bilis. Nag-e-explain ka pa na matay na siya. Oh my. This is looking bad right now for LPE. At eto pa, look at that. Si Jay pa nagsimula nung laban doon. Ryota. This is the Heart Guard with the Tempest of Blades. Pero mukhang easy exit na pala muna. Nag-diversion na lang pala yun. Dahil alam nila na hopeless na yung laban na yun. Hindi na nila kayang manalo pa. Yeah. And looking at that fight, that's a good call from LPE. Pero hindi ka makakatakbo forever. Yeah, sa tingin ko, yun ang pinaka-best call ng LPE. Alam na dapat nila this time na natatalo na sila. Alam na nila dapat this time na Onyx na ang gumagawa ng tempo. So again, good positioning. Unahan nila sa bush. I-ambush nila dito kung sino man ang papasok sa Onyx. Kasi kaya nila muli yung Ling. Tsaka yung Angela, kaya may stun sila, may Louie sila, may deadly magic sila. Huwag lang talaga silang magpapauna sa outplay. And tama lang dapat yung focus fire nila dito. Dapat pag may pumasok na isa, lahat ng skill bato doon, and then back, defend after. Kaya talaga ng LPE makabawi dito. Isang pagkakamali lang ng Onyx ay pwedeng magbago ang kanilang kapalaran. And Onyx, they almost got the kill, but almost is never enough. Yeah. The Lord is already spawned on the top side. At may priority dito ang Onyx PH dahil pushed ang mid at top lane ng LPE. Oh no! Pero Umi, oh no, may bait na ginagawa dito sa Lord! Mo, hindi niya na naman masyado napansin kung saan
pwesto dapat. And ako ah, ang masasabi ko lang, BMO is providing the vision already for LPE. But then again, that mission itself, yung pagbibigay ng vision, sobrang delikado yun. Yeah, sobrang delikado nga yun. Especially na again, Apakito is not a natural tank. Pero again, yung burst na meron na yung Onyx dito with the Ling is talagang napakasakit na. He is 415. And talagang perfect man ito, no? Talagang binilt itong lineup ng Onyx na ang mag-assassinate ay si Hate. Bakit? Killing spree eh. Si Hate ngayon eh. So talagang pipilit at pipilit siya dito. Pupwersa ng laban. At aasa na nga asa sa healing factor ni Jay. This is actually interesting for Onyx. Ngayon ko lang ulit nakita yung ganitong klaseng lineup. Ang dami niyong sustain. Ang taas ng magical damage nyo. DPS, hindi siya burst. Pero nag-work. Yeah, and I feel like that proper mix of damage. Yung meron kang damage na nanggagaling sa mga magic damage dealer nyo sa Alice, sa Angela, ay hinalukan ng LPE, pwesto sila, hanap sila ng magandang bush na, or i-predict nila saan papasok yung Onyx, and then go for an ambush. Yun talaga. Kaso makakalabas pa kaya sila ng base nila dito? Iyakno, he already knows na kaya niyang tapatan. Pero syempre, hindi magpapatalo dito si Ryota. Saktong recallan lang muna dito. Besties sa mid lane. Lordo pushing into the top side. Natanungin si Lord just yet. Pero tignan natin kung papasok ba dito ang Onyx. This is one hard game. Nako, may pumasok na. Oh no, Bimo, bumagsak agad. The damage from the Ling is just too real. At mukhang yung Lord na nga, umupokusan dito sa Tristan. Pero pandito pa sila sa mid lane. Kinakalbo na nila ang base dito ng LPE. Gusto na nilang kunin ang sweep na to. Bumili pa nga ng una Tristan si Kyrie. Nagkakainitan na, pero bot lane pa nga. Looks like they will go for the classic cleanup before they actually take this game. And it seems like Onyx will sweep LPE for